Ikalawang Kronika. Ang paghahari ni Josiah sa Huda. Ika-34 na kabanata. Si Josiah ay 8 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at hindi siya tumigil sa paggawa ng tama. Nang 8 taon ang paghahari niya, habang bata pa siya, nagsimula siyang dumulog sa Diyos ng kanyang ninunong si David. At noong 12 taon ang paghahari niya, nilinis niya ang Huda at Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapagiba ng mga sambahan sa matataas na lugar, ng mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah, ng mga Diyos-Diyosan, at mga imahen. Ipinagiba rin niya ang mga altar para kay Baal, at ang mga altar na pagsusunugan ng insenso sa tabi nito. Ipinadurog niya ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah, ang mga Diyos-Diyosan, at ang mga larawan, at isinabog sa libingan ng mga taong naghandog sa mga ito. Ipinasunog din niya ang mga buto ng mga pari na dayuhan sa mga altar na pinaghahandugan ng mga ito. Sa ganitong paraan, nilinis niya ang Huda at Jerusalem. Ganito rin ang ginawa niya sa mga bayan ng Manase, Ephraim, Simeon, at hanggang sa Naphtali, pati sa ibang mga bayan sa paligid nito. Ipinagiba niya ang mga altar at ang mga posteng simbolo ng Diyosang si Asherah, at ipinadurog ang mga Diyos-Diyosan at ang mga altar na pagsusunugan ng insenso. Pagkatapos niyang gawin ito sa buong Israel, umuwi siya sa Jerusalem. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Sa 18 taon ng paghahari ni Josiah, matapos niyang ipalinis ang lupain at ang templo, nagpasya siyang ipaayos ang templo ng Panginoon na kanyang Diyos. Ipinagkatiwala niyang ipagawa ito sa kanyang kalihim na si Shaphan na anak ni Azalia, sa gobernador ng Huda na si Maaseya, at sa tagapamahala ng mga kasulatan ng kaharian na si Jowa na anak ni Jowahaz. Sila'y pumunta kay Hilkia na punong pari para ibigay ang pera na dinala ng mga tao sa templo ng Diyos. Ang pera ay kinolekta ng mga levita na nagbabantay sa pintuan ng templo mula sa mga mamamayan ng Manase, Ephraim, at sa natitirang mga mamamayan ng Israel, at sa mga mamamayan ng Huda at Benjamin, pati na sa Jerusalem. Pagkatapos, ibinigay ang pera sa mga tao na pinagkatiwala ang mamahala sa pag-aayos ng templo ng Panginoon, at ginamit nila ito sa pag-upa ng mga manggagawa. Ang ibang pera ay ibinigay nila sa mga manggagawa para ibili ng mga batong tabas na at ng mga kahoy para sa biga ng templo na pinabaya ang magiba ng mga hari ng Huda. Naging matapat ang mga manggagawa sa kanilang trabaho. Pinamahalaan sila ng 4 na levita na sina Jahat at Obadayas na mula sa angkan ni Merari at Zacarias at Meshulam na mula sa angkan ni Kohat. Nasa ilalim ng kanilang pamamahala ang mga manggagawa na may iba't ibang trabaho. Mahuhusay magsitugtog ng mga instrumento ang mga levita, at ang iba sa kanila ay mga kalihim, mga dalubhasa sa pagsulat ng mga dokumento, at mga tagapagbantay ng mga pintuan ng templo. Nakita ang aklat ng kautusan. Habang kinukuha ang pera na kinolekta sa templo ng Panginoon, nakita ni Hilkia na pari ang aklat ng kautusan ng Panginoon na ibinigay sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises. Ibinalita niya kay Shaphan na kalihim ng hari na nakita niya ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Shaphan at dinala ito ni Shaphan sa hari. Sinabi niya agad sa hari, "Kaming mga opisyal ay ginawa ang lahat ng ipinagawa niyo sa amin. Kinuha namin ang pera sa templo ng Panginoon at ibinigay sa mga pinagkatiwalaan sa pag-aayos ng templo." Sinabi pa niya sa hari, "May ibinigay sa aking aklat si Hilkia na pari." At binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa kautusan, pinunit niya ang kanyang damit sa hinagpis. Nag-utos agad siya kina Hilkia, Ahikam na anak ni Shaphan, Abdon na anak ni Mikas, Shaphan na kalihim, at Asaya na kanyang personal na lingkod. Sinabi niya, "Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin,
at para sa mga naiwang mamamayan ng Israel at Huda tungkol sa nakasulat sa natagpuang aklat. Matindi ang galit ng Panginoon sa atin dahil hindi natupad ang mga nakasulat sa aklat. Kaya pumunta si Hilkia at ang mga kasama niya sa isang propetang babae na si Hulda na nakatira sa bagong bahagi ng Jerusalem. Si Hulda ay asawa ni Shalom na anak ni Tokat at apo ni Hasra. Si Shalom ang nagbabantay ng mga damit sa templo. Sinabi ni Hulda sa kanila, "Sabihin niyo sa mga tao na nagpadala sa inyo sa akin na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga mamamayan nito, ayon sa nakasulat sa aklat na binasa sa inyong harapan. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito, at hindi ito titigil, dahil itinaboy ako ng aking mga mamamayan, at sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ginalit nila ako sa kanilang mga ginawa. Pero sabihin ninyo sa hari ng Huda, na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon, na hindi siya dapat mabahala sa mensaheng ito. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ko nang marinig mo ang sinabi ko laban sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Pinunit mo pa ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabing habang buhay ka pa, hindi darating ang paglipol na ipapadala ko sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Mamamatay ka ng mapayapa." At sinabi nila sa hari ang isinagot ni Hulda. Nangakong tutuparin ni Josiah ang utos ng Diyos. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Josiah ang lahat ng tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pumunta siya sa templo ng Panginoon, kasama ang lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem, mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga levita. Binasa sa kanila ni Josiah ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ng Diyos na nakita sa templo ng Panginoon. Pagkatapos, tumayo si Josiah sa tabi ng haligi na madalas tayuan ng hari at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon. Nasusundin niya ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Nangako siyang tutuparin niya ang mga ipinapatupad ng kasunduan ng Diyos na nakasulat sa aklat. At sinabi rin niya sa mga mamamayan ng Jerusalem at Benjamin na mangako sila na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Kaya sinunod nila ang kautusan ng Diyos, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pagkatapos, ipinaalis ni Josiah ang lahat ng kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong lupain ng Israel at pinaglingkod ang mga tao sa Panginoon na kanilang Diyos. Habang buhay siya, sinunod nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno.